makasining na pagbati sa atin lahat. Tapos na ang buwan ng mga sining at dadako tayo ngayon sa buwan ng panitikan at sa darating na Mayo ay buwan naman ng pamana. So hayaan niyo ako na maglahat kung ano ang inabot ng Marinduque State College Culture and the Arts na activities noong nakaraan na National Arts Month. At hayaan nyo din ako na ipahayag ko ano ang mga gawain natin sa darating na buwan ng panitikan at buwan ng pamana sa darating na Abril at Mayo. Noong nakaraan na semestre ay sinubukan natin magtatag ng isang virtual at online na museum para sa ika-100 taon ng ating pagkakatatag bilang hiwalay na lalawigan sa Tayabas. At ganoon din ay nakipag-ugnayan tayo sa mga karatig lalawigan natin kagaya ng Quezon at nakakuha tayo ng suporta mula sa kanila sa mga mag-aaral dyan sa atin na graduate school sa Atimonan tsaka Gumaca. Kaya malugod ko pong pinapabatid ang ating mga output noong nakaraan na semestre noong 2020 hanggang 2021. So ito yung ating mga bumubuo sa collection ng virtual at digital o online na museum. So ito ay mula sa ating bridging course na malikayang pagsulat o creative writing na nakagawa ang ating mga mag-aaral mula sa komunikasyon ng kanilang sariling literary folio. At ganoon din mula sa AB English Language Studies mula sa kanilang kurso na ELS 111 o non-literary text ay nakagawa naman sila ng kanilang in-depth na report at ni-record nila ito at ginawa ng post-production sa format ng podcast. At ganoon din ang ating mga communication students ay nag-ambag ng kanilang mga video ethnography sa ating kurso na cross-cultural communication. At panguli, ang ating mga mag-aaral ng AB English Language Studies uli ay sumailalim ng pagsasanay sa foreign language na Hapones at pareho silang gumawa ng pecha kucha na ginagawa ko sa akin classes sa basic foreign language at ganoon din nakagawa din sila at nakatapos ng ginagawa sa advanced na klase na Jisu to Chisu. Para sa unang output, pinamagat ang 100, pandemya at kalamidad ang kanilang literary folio. So ito ay mula sa bridging course sa malikayang pagsulat o creative writing. So mga first year students to mula sa communication section A at section B. So inatasan ko sila na gumawa ng kanilang mga piyesa, mga tula kagaya ng Diona, Nandalit at Tanaga. So sinama rin namin ang kanilang mga script para sa radyo, sa telebisyon at pelikula. At maging ang kanilang COVID diary o COVID journal ay sinama din natin dito sa literary folio na to. So tama-tama ito sa pagdiriwang ng araw na ibalagtas sa ikaluan ng Abril at sa buong buwan ng Abril ay para naman sa pambansang buwan ng panitikan. Ang sumunod naman natin na output ay mula naman sa English language students natin na nakagawa ng mga podcast episode. So bawat isang grupo ay gumawa ng tatlong pilot episode ng kanilang mga in-depth report o mga malaliman na ulat o investigative na mga ulat tungkol sa iba't ibang mga pamanang higit pa sa nasasalat o intangible cultural heritage. So yung mga pangkaraniwan na paksa kagaya ng putong ay ginawa nila ng ibang twist kumbaga. So hinanap ng mga mag-aaral
ang mga flora at fauna sa putong o tubong para magkameron ng bagong gayak o bihis ang atin nakagisnan na tradisyon bilang pagtanggap sa mga bisita at bilang pagpapagaling, lalo na sa panahon ng pandemya. So kailangan pa rin natin kahit meron tayong mga restriction at mga safety at health protocols. So kaya podcast yung ginawa para hindi na kailangan lumabas at makita-kita. So kailangan lang ay makapag-record ng boses at makapag-edit sa pamamagitan ng mga audio editing software. At para naman sa ating mga mag-aral ng communication at media studies, ay naatasan ko din na gumawa naman ng video ethnography ang ating mga mag-aaral sa cross-cultural communication na kurso nila. So, naging tampok dito ang iba't ibang mga pamana pa rin na higit sa nasasalat o intangible cultural heritage. Kaya lang, imbis na mas natural o likas, ay mga pamanang higit pa nga sa nasasalat ang kanilang tinampok bilang paksa. At panguli, kahit ito ay sa wikang Hapones, ang unang bahagi ng kurso sa unang 7 linggo ay gumawa ang mga mag-aaral ng individual na mga ulat na binubuo ng 20 slides na meron 20 segundo bawat isa sa estilo na Pecha Kucha. At ganun din, pagkatapos ng unang 7 linggo, yung huling 7 linggo ay tinustos naman sa pagsagot ng mga cultural mapping form, at ito yung naging batayan ng kanilang mga reflection at mga vlog sa pamamagitan ng video para sa Jisho to Chisho sa pagkukumpara ng sarili nating kultura at kulturang Hapones. So itong apat na to ang naging collection o ambag ng ating mga mag-aaral sa ating virtual at digital na museum. Para naman sa binubuo natin na Creative Hub ngayong semestre, ay meron lamang tayong 3 kurso, pero binubuo to ng 2 section para sa ELS 109 at 2 pa para sa contemporary world na kurso. So yung mga mag-aaral natin sa komunikasyon na nakaraang semestre ay mga mag-aaral pa rin natin ngayon ikalawang semestre sa COMELEC 4. Yung mga kumuha ng COMELEC 3 ay naatasan ko na gumawa ng mga material para sa pambansang buwan ng panitikan at pamana ngayong Abril at Mayo. At meron na sila na simula ng mga music video na halaw naman sa ating mga nagtanghal na mga miyembro ng Siklab Society. So ginawa nila ng music video ang ilang mga original na mga komposisyon ng ating mga musikero at kompositor. At ang kasunod naman na 2 kurso ay bagong mga kurso para sa AB English Language students at para sa mga social work na mga mag-aaral. So yung ELS 109 ay Introduction to Language, Culture, and Society. So kung ang lalawigan natin ay binubuo ng 218 na mga barangay, ay gagawan ito ng mga pag-aaral tungkol sa mga pangalan at kung paano ito nagbago sa dating ng panahon. So gagamitan to ng mga pamamaraan na etnografiko, linguistiko, at historical. So ang panghuli natin na kurso ay isa sa mga general education course na bagong henerasyon. At dahil ngayon 2021 ay hindi lang tayo nagdiriwang ng 500 taon ng labanan sa Mactan, kundi ang 2021 din ay taon
pandaigdigan taon ng malikain na ekonomiya at industriya para sa likas-kayang pag-unlad at pagbangong pandaigdig. So, ngayon 2021 ay International Year ng Creative Economies at susubukan natin gumawa ng isang kumpirensya para sa malikaing ekonomiya at industriya. So, para sa unang nilalaman ay tungkol din mismo sa creative cultural content development. So, dito ay gagawa ng mga material, mga video, mga GIF, ng mga graphics, mga infographics, mga soundbite, mga brochure para sa buwan ng panitikan at buwan ng pamana. So, sa mga darating na araw, mga linggo ay antabayan na natin yung kanilang mga unang gawa at pagsusumikapan natin ito na mapag-ibayo at mapainam pa. Samantala, yun ang mga kasunod natin na kurso, yung ELS 109, Intro to Language, Society, and Culture, ay para naman sa mga toponymy natin, o mga toponyms, mga pag-aaral ng mga pangalan ng lugar. So, iba't iba mga lugar, iba-iba yung pangalan, iba din yung paliwanag. At kung ang Marinduque ay binubuo ng anim na bayan at 218 na mga barangay, ay sisikapin din sa buong semestre sa tulong ng dalawa natin na section ay magagawa natin ito lahat. At gagawa tayo ng mga papel pananaliksik na binubuo ng apat na bahagi, o yung tinatawag natin na IMRAD na format. So, meron panimula o intro, merong materials at methods o pamamaraan, at syempre may mga resulta ng pag-aaral at talakay dito, results at discussion, at panguli ay conclusion o paglalagom at pangwakas na bahagi. Pero imbis na gawan ng video, ay gagawan ito ng journal at sisikapin na makapaglahad sa labas ng ating paaralan, ng ating mga mag-aaral tungkol sa mga pangalan ng lugar dito sa Marinduque. So, para naman sa contemporary world, para sa mga social work ng ating mga estudyante, ay gagawa tayo ng mga video na halaw sa mga papel pananaliksik tungkol sa creative economy. Kagaya na nabanggit ay 2021, International Year of Creative Economy for Sustainable Development and Global Recovery. So, bawat individual ay magpapasa ng mga title, abstract, keywords, at annotated bibliography. At ito yung kanilang susundan na format. Imbis na ilagay sa journal, ay gagawin nila itong video. So, pipili na lang tayo mula sa mga dalawa natin na section at sa mga pangkat na mabubuo natin sa bawat isang pangkat. At bilang panguli, gagawa tayo ng mga grupo ng mga departamento at mga sangay batay dito sa struktura na to. So, ako yung pinuno at ako din yung magsisilbing tagasinop at tagapaglahat ng mga kwento at kwenta ng ating mga koleksyon. At meron tayong admin support para sa pananaliksik. At meron tayong ilang mga sangay na para sa musika, sayaw, at dulaan. Sa musika, nandiyan ang ating brass band at ang ating choir. Samantalang sa sayaw naman ay nandiyan ang ating putong group at ang ating dance group. At para sa dulaan, ay magkasama ang Theater Guild at ang Literary Club. So, asahan ninyo na sa susunod ay magkakameron pa tayo ng karagdagan na sangay pag mas kompleto na tayo.
So pwede madagdag ang pelikula, ang sining visual, arkitektura, at pwede na rin magsarili ang panitikan sa pamamagitan ng MSC Literary Club. So muli, magandang buhay sa lahat at makasining na pagbati para sa ating mga mag-aaral at mga taga-subaybay.